Welcome or welcome back sa akin channel, guys. For today's vlog is para sa mga gustong umuwi ng probinsya na hindi pa alam kung paano kunin yung mga requirements, kung ano nga ba yung proseso, anong kailangan unahin. So sa vlog na to, guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung kinuha ko yung mga requirements ko. Una, pumunta ako dito sa barangay kung saan ako na-lockdown, kung saan ako nangungupahan. So, ang hiningi sa akin doon is sulat na nagre-request ka sa kanila ng travel certificate, and then sulat ng may-ari ng bahay na inuupahan o patunay na ikay nangungupahan. So, yun, guys, dinala ko yun sa barangay, and then mga ilang minutes lang, nagantay lang ako ng mga ilang minuto, nakuha ko rin kaagad kasi wala naman pila, one day process lang din siya. Hindi ko alam sa ibang barangay kung one day process lang din or kung may bayad, dito kasi wala. So, iba-iba yata, hindi ko lang sure. Based lang doon sa experience ko, and then nakuha ko na agad, guys. Sunod kong pinuntahan is sa City Hall. Sa City Hall ako kumuha ng medical certificate ko. Sa ibang barangay, sa health center nila sa barangay is makukuha na yun. Pero dito kasi sa barangay namin, pumunta ako, nirefer nila ako sa City Hall. Kaya doon ko kinuha. So pumunta ako doon ng mga August 24 ng umaga. Hindi ko naabutan, so cut off na siya. And then bumalik ako kinabukasan, August 25. Bumalik ako ng alas 5 ng madaling araw para sure ako na makakapila ako. And then pagdating ko, yun nga, nakapila ako pero sobrang haba na ng pila. Pero at least hindi ako naabutan ng cut-off. And then, ayun, alas 5 ng madaling araw, nakapila ako. Natapos ako ng alauna ng hapon. Madali lang makuha yung medical certificate, guys. Matatagal lang ka lang sa pila kung mahaba yung pila. So kung gusto mong makasigurado, mag-gwising ka ng umaga, pumunta ka ng mas maaga para makuha mo siya sa isang araw lang. So yun, guys, ang kailangan doon para makuha mo yung medical certificate mo is yung kinuha mo sa barangay na travel certificate tsaka one valid ID. So ang pinresent ko lang doon sa City Hall para kumuha ng med cert is yung PhilHealth ID ko lang tsaka yung travel certificate na kinuha ko sa barangay. So yun, guys, nakuha ko na siya. Mga alas 2 ng hapon, dumiretso na ako dito sa police station para kunin yung travel authority ko. So, ano nga ba ang kailangan para makuha yung travel authority? Siyempre, kailangan natin ng barangay certificate, yung medical, tsaka yung one valid ID. Yun yung kailangan doon sa police station, guys. And then, dapat alam mo yung license number, driver's name, tsaka yung plate number ng sasakyan mo kasi yun yung pipil upan doon, guys. One day process lang din siya, and then wala din siyang bayad. Hindi ko sure sa ibang barangay kung may bayad or ilang araw ba nila bago makuha yun, kasi sabi ng iba, yung travel authority daw 3 days daw bago makuha. Pero dito, nakuha ko lang din siya isang araw lang din kasama ng medical. So yun, guys, ganun lang siya kabilis. Tsaga lang, kung mahaba yung pila, matatagal lang ka talaga. Pero kung gusto mo talaga makuha, magtsatsaga pa. So, ilang days nga ba valid yung medical at travel authority? Sa akin kasi, guys, valid for 2 weeks lang siya. So, August 25 ako kumuha, mag-expire siya sa September 8. Ganon din sa travel authority ko. So, dapat makabiyahe ako bago mag-September 8 kasi pag lumagpas ng September 8, expired na siya. Kukuha ko ulit ang panibago. So, yun, guys, itong sinishare ko sa inyo, based lang to sa experience ko. Para sure tayo, punta kayo sa barangay nyo, tanungin nyo kung ano ba yung proseso. Kasi iba-iba kasi sa iba may bayad, sa iba, bali, sabi nila yung travel authority daw, 3 days daw bago makuha. Pero dito kasi sa akin, yung kinuha ko, 1 day lang siya lahat. So yun lang, guys, sana natulungan ko kayo sa video na to. Sa mga gustong umuwi dyan, hindi pa nakapakuha ng mga requirements nila, kumuha na kayo ng mas maaga. Yun lang, guys, comment nyo lang kung may gusto pa kayong malaman para masagot ko kung alam ko yung sagot. So yun, guys, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe.